mga sir, ito, meron tayong Honda Beat na taga Bulacan mga sir, dumayo pa rito dahil may problema yung unit niya at ito'y kaka-overhaul pa lang, 2 weeks pa lang yung kanyang pagkaka-overhaul. Post-start, ayaw din. Ayan, kick na lang muna tayo. May check natin yung post-start niya kung bakit ayaw ano, kasi hindi rin daw magawa-gawa. Ayan, maanda naman siya, kasi ang issue nito mga sir, yung namamatay-matay. Or walang minor. Yan, patay na. Pandarin mo ulit. Kaka-overhaul lang to. Tapos, binabalik-balik dun sa kanila, dun sa gumawa. Kaso, ina-adjust lang dito. Yan, kaka-overhaul lang to. Ginawa dito, signal bearing. Kasi may ingay daw. Tapos, block. Piston-piston ring. Pati valve cell. Halos lahat, pinagtan. Kaso, ito. Maganda sa una. Tapos, maya-maya, mamamatay na yung makina. Tapos may kunting usok. Ayan. Kakagawa pa lang yung mga sir. Tapos mayroong kakaibang tunog. Ayan. Pag ganyan tunog, ano yan, nasa rocker arm yan mga sir. Maaring baliktad yung rocker arm. Kaya isa rin yan kung bakit namamatay-matay. Tapos isa rin yan kung bakit umuusok, pero number one din yung sa piston gap ng ring baka magkatapat ganyan kasi meron yung ano kung 2 weeks yan mga sir, dapat tanggal na yan. Ayan. Ano, okay ka lang dyan? Nausokan ka? Ayan. Tapos kapag mainit yan, wala nang minor. Ito, hindi magawa-gawa din daw itong post-start niya. Nangangamay pera to. Kaya ang gagawin natin mga sir, check natin yung makina kung bakit ganyan. Tapos ayun nga, hindi mapa-stable yung minor na mamatay-matay. Good siya ngayon. Pagka tumakbo na, ayun, lalok mo sa traffic, namatay-matay na yung makina. Kumbaga wala sa minor. Yeah. Check muna natin, tanggalin yung ano. Ito, tanggalin mo kaya ito. Check muna natin kung ano yung pagkagawa. Kaya laking tulong itong mga sir na dapat ano. Papanood nyo rin. Kahit paano, kahit na wala ko yung idea mga sir, o wala kayong alam sa makina, yung idea man lang mga sir, magkaroon na kayo nun, mas maganda po. At least habang ang ginagawa yung motor ninyo, tinitingnan din yun, ganito nyo din. At kung sakaling ano, pwede yung ano, sabihin na ganito, ganyan. Pero mas maganda yung ano, i-observe nyo. Kasi may mga mekaniko din na ano, na ayaw ng ano, tinuturuan sila. Kung baka obserbahan nyo na lang. Kaya tanggalin natin yung ano, check natin yung cover. Bakit ganun, mausok pa rin kahit nabago na yung block, bago na yung piston, bago yung signal bearing, minsan namamatay-matay. Kaya napaka-importante, i-check muna natin ano yung ginawa para may tuwid natin or may balik natin sa dati, kasi dumayo pati siya sa galing Bulacan pa, kaya pinabalik-balik lang siya doon. Kaya yun, dumayo pa siya dito mula NCR, mula Bulacan to NCR. Wala na rin yung cover ng ano, black. Check nga. Check mo nga yung rocker arm. Heat up deck mo. Tapos ano, maingay. Hindi siya normal yung tunog niya. Tsaka iba yung amoy. Ayan. Ilaw natin.
sa kabila. Lipat tayo sa kabila. Ayan. Okay, baliktad yung pagkakalagay ng rocker arm mga sir. Yan, kaya nasabi kong baliktad, si Honda Beat mga sir, kapag ka once na titignan nyo yung rocker arm nila, mayroong nakalagay A. Yan, parang ganyan. Okay, tapos, ibig sabihin, pag A, exhaust po yan. Kapag sa intake naman, nakalagay dun sa rocker arm nila, I po. I, ibig sabihin, intake. Yan, di makita isa. Yan, baliktad yung ano, rocker arm. Hindi kasi pwedeng pagbalikta rin yung intake saka exhaust na rocker arm dahil tutukod po yan. Hindi po talaga magmi-minor ng maayos yan. Namatay-matay, lalo pag mainit yung makina, hindi nyo po yan mapapatino. Kahit anong gawin nyo, adjust dyan. Mag-iingay lang yan. Tapos, ano, mamatay-matay yung makina, uusok pa pati. Kasi tutukod. Meron yung ano eh, meron yung parang kuntil na tumatama dun sa ano, sa compression release ng Honda Beat. Si Honda Beat kasi, meron siyang compression release. Meron siyang ano, kaya may check natin. Paghihiwalay natin to, kasi hindi natin ito mailalabas, itong rocker arm niya, dahil nakatama yung stud. Ito. Pag tinanggal mo to, hindi mo mailalabas yung pin ng rocker arm dahil tatama sa stud. Kaya obligadong paghihiwalay natin yung makina sa yung chassis kasi hindi natin kayang dukutin to. Tatama dito. Kaya paghihiwalay na natin para ma-check natin pakito sa inyo. Ito na mga sir, napaghiwalay natin yung chassis saka yung makina. At ito, kinaklas na yung cylinder head natin. At yung block, tatanggalin natin. Tatanggalin natin yung cylinder head niya mga sir. Tapos pakita ko sa inyo yung ano, yung baliktad na sinasabi ko. Yan, tagalan natin yung cylinder head. Pati yung cylinder head niya. Baho ng amoy ng ano mo. Sulog na sulog. 2 weeks lang yan. Yan, hindi na original din yung kanyang mga gasket. Ito yun. May gasgas yung napapas na lumo yung ilan ng gulot siya. Well, gasgas yung gasgas yung black niya agad. Kaya umuusok. Kaya umuusok ito mga sir. Ayan. Ayan. Gas. Tapos ito yung sinasabi ko naman, yung kanyang rocker arm. Ayan o. Teka lang na. Ito o. Okay, pag dito sa part ng tambucho mga sir, yan yung po yung kanyang exhaust. Tapos, siyempre yung kanyang ano din. Ayan. Yung nakatutok din na rocker arm sa kanya, dapat exhaust din yung nakalagay. Kaso yung sa kanya, yan ay, ibig sabihin, intake yung rocker arm na nakalagay sa exhaust. Dito po yung intake. Yan. Tapos yung tapat naman yan, ayan. A, exhaust. Kumbaga napagpalit yung intake sa exhaust na rocker arm. Tapos ngayon, tatanggalin natin yung rocker arm na yan para maipakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba. At kung bakit hindi natin pwedeng pagpalitin. Kaso nga lang, ayan, pagkatanggal natin, gasgas yung ano, 2 weeks pa lang yung pagkakagawa dito. Ayan, gasgas ka agad. Yung dowel, girls, andyan pa yung dowel niya. Ayan, dyan nga, andyan na yung dowel. Ano, ibang-iba yung amoy niya. Ano, gasgas o. Ah, tanggalin niya na, rocker arm. Yan, tanggalin mo natin yung rocker arm ni mga sara.
Yan, tanggalin na natin yung ano, cylinder head niya. Yan, hindi ko ikakat yung video mga sir, para makita niya. Tuktok na yun. Kaya ano mga sir, kaya hindi natin pwedeng dukutin. Kung mapapansin niyo yung tornilyo na yan, ay dito sa butas. Okay, ilalabas natin yung pin. Wala naman dito sa kabila, nalabasan. Kundi dyan lang. At yung butas na to, dito yung stud. Kaya obligado. Kakalasan natin yung cylinder head niya. Ayan. Okay. Ayan, part ng tambucho. Ibig sabihin, exhaust yung nakalagay. Dito, intake. Yan. Wala siyang kuntil dito. Ah. Walang kuntil dito. Ibig sabihin, intake po yan. Yan. Ay, ibig sabihin sa intake dapat yan kaso nakalagay sa exhaust. Yan isa, tanaw na. Yan. Tapos ito naman, nakalagay sa intake, pero yung kanyang ginamit A, ayan, number A, ayan, no, letter A yung nakalagay dyan. Tapos pinagkaiba nila ito. Oh, di motofocus. Ito, mapapansin nyo. Ito yung pinagkaiba ng intake sa exhaust, kaya hindi natin pwedeng pagpalitin tong dalawan to. Ayan. Papansin nyo si intake, wala siya dito. Si exhaust meron. Kasi ito yung sa compression release. Parang ito yung tumatama sa compression release. Ngayon, dahil nagkabaliktad yung pagkakalagay, nagkaroon ng gasgas. Yan, nagasgasan na. Yan, nagkaroon ng gasgas kasi baliktad yung nagkakaano, baliktad yung pagkakalagay. Kaya ngayon, mas tulak na tulak yung balbula niya. Tapos umingay kasi nga hinabol yung adjust. Kaya umingay siya. Kaya baliktad. Kaso nga lang, yung black. Madamay din. May gasgas. Kaya umuusok. Check na si ganyan mo. Mami, alam. Kaya ano, papalit tayo ng black piston, piston ring. Pati valve seal. Papalitan din natin yan. Yan ang nadubli. Nadubli lang yung gastos ni sir. Eh, kung marami lang sa tayong kinikita sa YouTube, pwede kong tumulong. So ayun, hindi muna, matutulong muna yung ano, magandang paggawa na lang. Gastos. Kaya pabili mo tayo ng parts mga sir. Yan, lagyan na natin dahil meron na tayong piso mga sir. Yan, ito yung ilalagyan natin. Yung sa'yo, nung pinalitan yung black mo, ganito rin? Hindi mo nakita? Parang hindi branded yung kuwan mo eh. Kinabit eh. Ito yung lalagyan natin. Black. Ang mahal po nito mga sir. 2,000 po yan. Yung black pa lang. 2,000 to 3,000 ganyan mga ano. Presyo kasi hindi pare-parehas mga sir. Yan. Sa hunta po natin yan nabili. Kaya siguradong urig. Ngay, bumili ka pa to? Yung lata dapat ang ano? Kasi okay pa yun sa'yo eh. Uy, isa na ito ma. Hindi mo lang. Yeah, at least ito yung pinaka-importante mga sir. Base gasket. Isa lang mo ah. Tagayin natin yung lumang piston. Ano magagawa yun? Ayan, yung bagong gasket natin mga sir. Kaso wala tayong ano, yung cylinder gasket. Ibabalik na natin yung ano, yung dati niya. Talagyan natin ng ano, sealant. So bagay, okay naman yung mga sir kasi hindi naman ito gumagamit ng sealant. Igagalit-galita na nga lang, parang hindi galit. So, check nyo yung dowel ha. Dapat dalawa pa rin yung dowel nyo. Ayan, kabilaan. Ayan, tapos yung piston natin, original din yung ating ilalagay mga sir ha. Pati yung piston ring. Ipakita ko sa inyo yung arrangement ng ating
ring. Ayan, ilalagay muna natin. Okay, ito na yung piston natin, ha. Nalagay na natin yung ring. Tapos sa pagbasayan nyo dyan, mayroon laging number yan. Pag si Honda Beat 1R, ibig sabihin sa ibabaw, yung sa gitna naman, itong sa gitna niya, 2R yung nakalagay dyan. Yan. Sa higit nyo. Yan, dapat nalala yung gap. Pati connecting rod pa ito. Papunta. Sige, ayaw mo na. Para ano, at least magamit ni sir. Gamit ng dalawang taon, di okay na. Ayan. Aftermarket na yun, rin yung ano, ha, connecting rod dyan para mga sir. Ano yun ang gastos nito, ni sir? Mabot ng 14. Doon sa una, kaso sumablay. Kasi sa amin naman mga sir, ano, binabayaran dyan yung warranty. Kasi kapag once na gumawa kami ng ganito, at nasira, hindi po namin kayo pinagbabayad dyan. Basta tama lang yung pagkakabrikin kung sakaling ito, bago na brikin niya ng mga ayos naman, mas muna, hindi naman tayo, ano, sa kuha naman, sa pisa naman, mayroon din tinatawag na, ano, na mayroon din factory defect yan. Maglagay ko ng basahan na pagkalang lagay ko ng piston ring, yung pin. Yan, ito na yung bagong block natin mga sir. Yan, for original lang ano, ilalagay namin at gugustoy namin ilagay original kasi alam mo na talagang tatagal. Nakatipindi na lang kung paano ka mag-alaga sa langis. Ganyan. Lagyan natin yung block, yun naman yung susunod natin ng gagawin kasi local yung nilagay din na bulb seal at nakalas din naman na kaya original yun na yung ano, ilalagay na natin bulb seal kasi hindi natin alam kasi local nga yung block nya, piston piston ring at yung trabaho pala ng ano natin mga sir ito, trabaho pala nito mga sir dito, compression release po yan yan, dito yung tumatama yan pampalambot yan. Pampalambot. Kasi kapag tinanggal nyo po yan, yung compression release na yan, mapapansin nyo kapag kinextract nyo siya, sobrang tigas. Kaya yan ang trabaho nyan, compression release. Diyan yan tumatama. Ngayon, ginawang nilagay sa intake, kaya dito siya nakaside, ang tumatama, imbis na sana yung lower ang tumatama, dyan ang tumatama, ito. Kasi baliktad ganyan siya. Yan. Dapat dito yan. Kaya ayun, pero nang ingay. Kasi mas malaki na yung gap niya ng valve clearance. Yan, binisan mo natin to tapos i-grinding compound at saka natin lalagay yung bagong pan natin valve seal. Yan, nalagay na natin yung ano valve seal natin na bago. Anong original yung valve seal niya? Local din? Tapos surpak na natin. At pag nabuo na, di babalik na natin dito. Para mapandar na natin. Yan, tapos mamaya, tignan natin yung tamang ano, lagayan or posisyon ng ano, rocker arm natin. Yan, lagayan natin yung ano, cylinder head natin.
Ayan, dito mga sila pagka ano, ilagay niyo muna yung cylinder head sa kanyang sukatan ng ano, ng filler gauge kasi hindi siya pwedeng sukatan muna bago ibalik yung head kasi magbabago uli yan. Magugulat kayo. Pag pinaandar niyo, naibalik niyo lahat, ayaw mag-start, yung pala tukod. Kaya obligado, babagbakin niyo uli yung ano, yung takip para mag valve clearance, madudubli lang yung ano, yung trabaho ninyo. Kaya mas maganda, ihuli nyo na yung valve clearance, kabit nyo muna yung head, saka kayo mag valve clearance na parang ganyan. Ayan, tapos natin yun, no? Makina mga sir. Hindi ko mapra na ipakita sa inyo, ano, yung position. Ay, basta ano, nakikita nyo naman dyan, pag may nakasulat, ay sa intake, pag A naman sa exhaust. Yan, puro Honda bit itong mga yun mga sir. Yan, binaba din natin yung makina yan. Tsaka ito, pang gilid, telepon po yung lining, tapos tumatagas yung shot. Yan, pagkasamahin muna natin, tapos ibabalik natin lahat ng mga sensor. Basta kapag kayo naman ang nagtanggal yung mga sir, alam nyo naman kung ano yung kung saan nakalagay yung mga ano, sakit, ganyan. Okay, bali, paglutuin mo nga rin, tapos kapit mo natin yung mga ano, tinanggal natin yung mga throttle body, mga sensor. Yan, mandan na. Bali, kanina singaw at kulang kasi ng ano, saltor na dito sa muffler dahil medyo mahirap talagang ano, ikabit yung muffler niya dahil malaki yung elbow. At parang may kunting ano pa, parang singaw, dahil dito yan. Yan, papansin nyo yung tunog ng makina niya ngayon, ayan, ibang-iba na siya. Yan, tapos, birit natin konti. Yan, mas maganda na yung ano, acceleration niya ngayon, compared kanina. Balik natin yung air cleaner, tapos re-reset, balik kukuhan, ayan, makakawin na si sir. Ayan, gusto na ito mga sir, ha? Ayan, wala na yung usok. Ayan, gusto na, tapos di na rin siya namamatay-matay. Di na rin siya maingay, ma-plug na lang yung maingay dyan. Ayan. Pero under break-in mo pa rin ito, ah. Break-in mo pa rin na maayos. Mga 50 lang? Oo, 50-60 ganyan. 60 pwede. Tapos yung ano, yung engine cover, yung plastic parts, lagyan mo pa rin yan kasi laking tulong sa makina yan. Tapos pagkain ang break-in daw? Kahit makapag-tune shield ka ng 500, ano, 1,500 to, ano, 500 to 1,500. Parang sa bago pa rin yung mga sir, ha? Yan, makakawin na rin si sir. Basta Bulacan pa to. Yan, ano, double ingat na lang din mga sir. Observe na lang kayo. Yan, dito na tatapos yung ating video mga sir. At yan, makakawin na rin si sir na pauwing ano, Bulacan pa.